Hi guys, this is Architect John and this is my 7th vlog. So ang topic natin for today is all about design and build services by an architect. So marami ako nakikita ngayon, most likely sa social media na nag-o-offer ng design and build. Katulad nito. So what's the meaning of design and build? Simpleng-simple lang. Yung design mo, i-build mo. Kumbaga yung design mo, ikaw na rin magkoconstruct. Unlikely dun sa design, bid, and build. So dito, ang topic natin is design and build. For the knowledge of the clients, owners, and other contractors, and students, there are two types of design and build. Kasi meron kang option sa design and build. Hindi lang ikaw magde-design, ikaw na rin magbe-build. There are two options, there are two scopes of design and build of an architect. Ang una is yung design and build by administration. The second one is design and build with guaranteed maximum cost. So, ang unang tanong ng lahat, hindi ba magiging conflict of interest ang design and build with regards to the owner? Kung si architect, siya na magde-design, siya na rin magbe-build. Kaya meron kaming code of ethical conduct that the architect must retain his integrity. So, bakit mas advantageous ang design and build? Unang-una, design and build can offer you a project delivery with acceptable performance and quality of work. Pangalawa, mas mapapaikli mo yung duration ng project if sa design and build ka. Pangatlo, pwede nating makuha yung lowest possible cost if design and build. Pang-apat, laging merong creative solutions si architect with regards to the construction. Design and build, ibig sabihin, may isang contract lang between the architect and the owner. Compared dun sa si owner may contract kay architect, tapos si owner may contract naman kay contractor. Bali, dalawang contract. Sa design and build, isa na lang yung contract. So, pag-usapan natin yung unang design and build services. DBS by administration. On which, ang ibig sabihin nito, kasama dito yung regular design ni architect. Ito nakapaloob yung project definition phase, schematic phase, design development phase, contract document phase, and last yung construction phase. Sa construction phase, sa regular design ni architect, ang kasama lang is yung periodic supervision and assessment. Pero dito sa design and build services by administration, yung construction phase, it will go beyond the periodic supervision. Mas magiging comprehensive yung work ni architect kapag nag-design and build services siya by administration na naka-state dito. Sa list na to, dito mo makikita kung ano yung mga works na gagawin ni architect during construction, kung gano'ng comprehensive yung work na gagawin niya kapag nag-engage siya sa design and build services by administration. Sa design and build by administration, paano maniningil si architect? Paano niya sisingilin yung service niya? Architect, sisingil yan ng, sabihin natin, gumawa siya ng bahay. By law, ang professional fee ni architect sa isang residential project, sabihin natin na 2-story project is 10% of the total construction cost. So, 10% ng total construction cost, yun yung bayad sa kanya for the regular design services. Pero pumasok tayo sa DBS by administration. Ibig sabihin, madadagdagan yung professional fee niya plus 7%. Kasi design and build services na siya by administration, mas magiging comprehensive yung work niya. So 10% plus 7% is equal to 17% of the total construction cost. Yun yung bayad sa kanya. Yun yung professional fee niya. So, pasok tayo sa design and build by guaranteed maximum cost. Number 2. So, design and build with guaranteed maximum cost, pareho lang siya ng design and build by administration. Ang pinagkaiba lang, meron kang guaranteed maximum cost. Si architect magbibigay ng estimate on which i-guarantee niya na ito lang yung magiging cost ng construction natin. For example, nagbigay ako ng costing na 10 million.
10 million na yung two-story mansion mo. Ito yung guaranteed maximum cost. Plus 10%, may leeway tayo na 10%. For example, lumampas sa 10 million, may 10% ng total construction cost, yun yung pwede ka pang lumampas doon. So, yung 10 million plus 10% ng 10 million is equal to 1 million. So, hanggang 11 million ka lang. Yung 11 million na yun, pag lumampas ka pa doon, yung sobra doon, yun yung shoulder ng architect. So, yung 10% is the parang ano mo yun, parang allowance mo sa guaranteed maximum cost. So, pwede ka lumampas ng 10%, pero pag beyond 10%, sabihin natin na naging 15%, so meron kang over na 5%, yung 5% ng total construction cost mo, is-shoulder mo yun. So, paano yung method of compensation sa guaranteed maximum cost? Ang compensation mo is not by percentage. Pwedeng yung una by lump sum or pwedeng sabihin natin na yung 10 million project, merong nagbigay ako ng estimate na 10 million project. Pero nung natapos yung project, na-complete yung project, 8 million lang yung nagastos ko. So meron ka pang remainder na 2 million. Yung remainder na yon paghahatian yung dalawa ni owner. So meron ka ng 1 million. Tag 1 million kayo ni owner. Laging ganun. Kapag may sobra dun sa guaranteed maximum cost ni architect, hati sila ni owner. So, that's the method of compensation ni architect pagdating dun sa project. And last but not the least, sino ang gagasto sa project? Hindi ikaw. Kasi, yung iba nakikita ko, design and build services ng architect, ang lagi mag-finance ng project mo is si owner or si client. Pwede kanyang bigyan ng revolving fund. Si owner magbabayad ng labor and materials mo. Si owner magbabayad ng utilities. Si owner magbabayad ng permits and licenses. Si owner magbabayad kung may kailangan pang other license na galing sa government or other agencies. Siya magbabayad lahat. Walang ibabawas sa'yo sa professional fee mo. Pwedeng mag-suggest ka ng construction superintendent or foreman, pwede mag-suggest ka ng timekeeper, pwede mag-suggest ka ng project clerk upon approval ni owner. Kasi siya ang magbabayad doon sa mga tao na i-hire mo, excluded pa yung mga labor mo, yung mga tao na gagawa ng project. So that's the two design and build services by our architect. So next time, pag nagkaroon ka ng kliyente, pwede mo siyang papiliin sa dalawang option. Pwedeng design and build by administration or design and build with guaranteed maximum cost. So, nasa sa'yo rin kung saan ka mas komportable, kung saan mo siya gustong i-persuade. So, this is my 7th vlog. So, thank you guys for subscribing. Thank you for listening. Thank you for watching, guys.